mag-ingat sa mabilis na pagmamahal. Pero napakarami sa atin, hindi ba? Nahuhulog sa patibong na mabilis na pagmamahal. Halimbawa, nahuhulog ang loob mo sa isang tao. Kahit na alam mo na may asawa ka. Porkit nauunawaan ka niya? Dahil mas mabait siya? Dahil mas gwapo siya? O mas sexy siya? Mas maganda siya? Agad pinipili mo siya? At iniiwan mo ang tunay mong asawa? O kaya naman minsan, mabilis tayong nagtitiwala. May nagsasabi sayong dudubli ang pera mo. Mabilis na makukuha mo ulit agad kang yayangan. Nagtitiwala ka. Yun pala, scam. Nawala ng parang bula ang iyong pera. Mag-ingat tayo sa mabilis na pagmamahal. Dahil itong mabilis na pagmamahal na ito, madalas delikado at hindi totoo. Mag-ingat tayo kapag tayo ay mabilis na magmahal. Dahil una, kapag mabilis na dumating sa'yo, mabilis din itong mawala. Napakarami ng mga nanalo sa luto, hindi po ba? Pagkatapos ng 2 taon, wala ng pera. Mabilis na dumating ang pera, pero mabilis din itong nawala. Dahil hindi naman pinaghirapan ang pera. Kung gusto mo magtagal ang pagmamahal, dapat paghirapan mo. Dapat maging mabagal ang pagmamahal. Pero pangalawa, mag-ingat sa mabilis na pagmamahal. Dahil anuman ang mabilis na desisyon mo sa buhay, madalas pinagsisihan mo ito, hindi po ba? Kapag mabilis mong binili, minsan nagsisisi ka. Kaya sabi nila, kapag ikaw ay may binibili, dapat maghintay ka muna ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, kung talagang gusto mo pa rin bilhin, doon mo palang kunin. Mag-ingat ka kasi, baka meron kang binibili na hindi mo naman kailangan. Nagsisisi ka bandang huli. Dahil ang iyong pinili ay dala lang ng bugso ng iyong damdamin. Ano ba ang tunay na pagmamahal? Marunong magtiyaga, marunong maghintay. Huwag kang magmadali. Ang piliin mo ang tunay na pagmamahal.